Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, Batikang Broadcast Journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayun din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde! Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong adiskarte. Welcome po dito sa ating studio mula sa Calakhang, Maynila, dito po sa Trinity Building, Room 605, Calao Street, Ermita, Manila. At syempre po sa ating pong programang Kadiskarte with your host, Mel Elizalde po. Well, ngayong araw, ang bilis talaga ng araw, ano? Ay katapusan na ng buwan ng Agosto. Agosto 31, 2021. Ako, bukas o pagdilat natin, ber na, no? Pag sinabing ber, alam nyo na yan, ano? Ibig sabihin, nag-uumpisa na na malapit para sa Kapaskuhan. At syempre, ang tayong mga Pilipino, mga kadiskarte ko, ay talagang lahat ay nagdiriwang ang mga puso't damdamin dahil nanunumbalik na naman ang masasayang mga araw tuwing magpapasko. At pero ang akin pong pasubali sa inyo, mga kadiskarte, sana po ay wag lamang tuwing Kapaskuhan masaya ang ating isip at puso, kundi sa lahat ng araw, bagamat tayo ay dinadalaw ng ating na ating pong kaaway na hindi nakikita. Pero tandaan nyo po, may kaaway tayong hindi nakikita, subalit dadapwat. Yan ako, parang malalim na Pilipino yan, ano? Subalit tayo po ay may kakampi namang hindi rin nakikita na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Na kung kaya't dapat doon po tayo nangungunyapit sa kanya, tayo po ay hindi hihiwalay sa kanya, tayo po ay hindi magdududa na tayo ay susubaybayan ng ating Panginoong Diyos. So yan po mga kadiskarte, ang lagi kong ipinaaalala sa inyo. Kaya nga, tuwing nandirito ang inyong kadiskarte Mel Elizalde araw-araw, bagamat tayo po ay inaatake ng mga kung ano-anong mga problemang pang-politikal, pang-ekonomiya dito sa ating bayan, nandito po ang inyong kadiskarte araw-araw sapagkat nais ko pong makatulong sa ating mamamayan sa pagbibigay ng mga updated reports at sa mga pangyayaring ating pong dapat subaybayan, lalo na ngayon, dapat pong subaybayan natin ang pangyayari sa aspetong politikal, hindi lamang po sa ating pang-ekonomiya, sapagkat darating po ang panahon, tayo po ay magdi-decide again. Very soon po yun no? Next year, magkakaroon na naman tayo ng halalan at syempre, mga kadiskarte, pag-aralan po natin mabuti ito. At syempre, hindi na po tayo maaaring magkaroon ng pag-iisip na kung saan, magkakapera ba tayo dyan? Huwag na po ninyong isipin ang mga ganyan. Ang isipin po natin ay para sa bayan sapagkat iisa lamang po ang ating bansa. Ito ang tahanan ng ating lahi. Sabi nga po, dito tayo masaya. Ito ang ating bahay. Pagyamanin natin. Ito po ay ating ipagtanggol sa mga kung sino mang gustong lumupig o gusto mang mandaya o whatever, no? Sapagkat atin po itong bahay na to, ang buong kabahayan ng buong Pilipinas sa atin po ito. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo na maging aware po tayong lahat sa mga pangyayari sa araw-araw at syempre, yung atin pong desisyon lagi ay kailangan maging firm tayo, no? At very soon, sabi ko nga sa inyo, gagamitin na natin ang ating ultimate decision this coming next year election. So, bago po natin pag-usapan yan, gusto ko muna kong talakayin yung isang pinag-uusapang topic na naman. Ano? Sino po yan? Yan po. Alam niyo po, ang ating pong Pangulong Duterte ay sinasabi po na President Duterte's 2022 election bid is a political circus daw po, sang-ayon kay Bayan Representative Ferdinand Gaite. Well, bakit po niya nasabi yan? Kasi sa likod daw po ng mga pangyayaring hindi maganda sa ating bayan pampolitika,
at pangkalusugan ay dumarating po yung ganitong mga issue upang iligaw daw ang mamamayan, ang bayan sa mga issues na dapat kinakaharap ng ating Presidente Duterte. Katulad po ng nangyayari sa ating pong Department of Health na kung saan ang ating pong ang namumuno diyan walang iba kundi si Mr. Duque III ay Francisco Duque III ay pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon sa kanyang maanomalyang 267 billion, ho yan ha, hindi million, na kung saan hanggang ngayon ay hindi pa ho na bibigyang kasagutan ang mga katanungan ng mga mambabatas natin tungkol sa saan napunta ang perang yan, saan ginastos at ano-ano ang mga binili. Yan po yung mga pinag-uusapan. Ano? At sinasabi nga po itong pagpaplano ng ating Pangulong Duterte na lumaban sa pagkapangalawang Pangulo sa susunod na eleksyon ay ito lang daw po ay mga plano nila pinag-usapan para yun nga po iligaw daw ang mga mamamayan para sa mga talagang tunay na pangyayari, na para daw hindi na pag-usapan pa yung mga anomalya na yan. Pwede po ba yon? Ha? Hanggang hindi po nalulutas ang mga anomalyang pang-pinansyal sa ating bayan ay hindi po maaring maligaw. Kahit anuman pong dumating ang mga issue, siyempre, napaka-importante po niyan eh. Hindi po ba? Kaya yan ang sinasabi natin. Sabi nga po ng mga mambabatas natin, walang nasagot sa mga tanong ng mambabatas kay Francisco Duque. At kung kaya't sinasabi po, ay parang ang dating nagdrama-drama lang siya, no? Kumbaga artista ang dating, paiyak-iyak. Pero sinasabi nga po natin, kung gusto mang iligaw, kung totoo man ang sinasabi ng Bayan Representative, Bayan muna Representative Ferdinand Gaite, tingnan ho natin, no? At maging ano tayo, observant. Yes. Kasi tayo po ang involved dito. Ang ating pong bayan ang involved dito. Kailangan maparusahan. Kailangan mapatunayan. Kailangan maipalabas ang katotohanan. Di po ba? Kasi lalong na po yung pera na yan ay para sa paglaban sa pandemic na ating kinakaharap sa COVID-19. Pero ano po ang nangyayari? Nagkautang-utang pa tayo sa World Bank. No? Masyadong utang ho natin. Na yung pala naman ay meron pang natitirang budget sa 2017 na kung saan ay malaking pera pa, pero bakit ho hindi inilabas? At bagkos nangutang pa raw ang ating bayan, ang ating bansa sa World Bank ng katakot-takot na billion of pesos, ano raw po ang nangyari dito? Yan po ang isa sa mga hindi ka nais-nais na ano na news sa ating bayan. Pero alam niyo po, bagamat hindi ka nais-nais, kailangan no, pag-uusapan talaga natin yan. Hindi po pwedeng pagtakpan yan at syempre magsawalang kibuna lang tayo. Wala po dapat tayong ganong saloobin. Ang kailangan po natin, araw-arawin natin ang pagtatanong at araw-arawin natin ang pagkalkal sa mga ganitong anomalya sapagkat tayo pong mga mamamayan ang nahihirapan. Nakita niyo po yung ating mga health workers ay talagang nagkakaroon na sila ng talagang pagkainis at sa totoo lang nag-stag na ho sila ng mga rally-rally, no? At very soon baka malakihan na po yan hanggang hindi po na ibibigay ang kanilang mga dapat na matanggap. At sinasabi nga po saan napunta ang mga pera na yan, saan napunta ba't hanggang ngayon ay hindi pa sila nababayaran. Well, yan po yung mga isa sa mga ano natin na mapag-uusapan. Na sinasabi ko nga po mga kadiskarte, wag na wag po kayong titigil sa pag-obserba at pagbibigay ng mga kuro-kuro at mga saloobin sapagkat importante po yan. Hindi po tayo dapat mabusalan sa bibig, no? Meron po tayong kalayaan sa pagsasalita. Alam niyo naman po yan sapagkat ang ating pong bansa ay isang democratic country. Kaya wag kayong matakot. At marami po tayong mga kakampi. At syempre, meron tayong unang-unang kakamping hindi natin nakikita, inuulit ko na naman. Bukod sa ating mga kakamping, mga mambabatas. Nandyan po ang Senado, nandyan po ang mga iba't ibang magagaling na mga tao, mga journalists, writers,
mga media, media people, you know, may, alam niyo po ba yan? At siyempre, yung mga programa ho nating nakikita sa YouTube channel and everything na kung saan ang mga leader po natin na mga magagaling, no po, nakikita po na yan. Sinusubaybayan ko po yung programa ng ano ho, yung mga tatib po ng demokratikong Pilipino. Lagi po yan. Kailangan po nakatuon tayo doon sapagkat napakaganda po ng paglalahad nila Sir Butch Valdez at ang kanyang mga kasama. Napakagaling po at hindi po lahat ng Pilipino ay naliliwanagan ng mga issue. Pero pag tumutok po kayo sa kanilang programa, talaga po ninyo namang makikita at malalaman. At talagang sasabihin ninyong ganun pala ang mga pangyayari. Sapagkat napakaganda po at malinaw ang kanilang pagpapaliwanag sa bawat issue ang kanila pong tinatalakay. So with that, ngayon po ay tutungo tayo sa ating pangalawang topic. Yun ako, itong pangalawang topic natin, maganda ho ito. Ano? Ito po ay tungkol sa kay Ambaker Nilaw huhubaran ng Senado sa maanumalyang overpriced medical supplies. Yan na naman, no? Nakikita niyo po. Sinasabi ho rito na overpriced daw ho ang mga medical supplies, lalo na rin yung Facebook. Nakakatawa nga po eh. Parang nagkahalaga ng 195 pesos per face mask, no? Eh magkano lang ho ba ang face mask? Hanggang 10 piso na lang ho yata ngayon. At ang sabi nga po ng ating mga mambabatas, eh parang tayo na lang sa buong mundo ang naka-face mask eh. Bakit? Eh kasi nga po, ginagawa daw pong negosyo yan, no? Sa ibang bansa, hindi na raw po sila mga naka-face mask. Sinasabi ho yun, ano? At saka alam niyo po ba, para ho bang ang nangyayari, doble-doble, no? Naka-face mask na tayo, naka-face shield pa tayo. Kung mahina-hina ang puso ng isang taong nakasuot ng mga iyan, ang hirap po huminga eh, hindi po ba? Sa totoo lang, nahihirapan tayong huminga pag natakpan ng ating ilong. Eh yun naman ho ang dapat na gawin, hindi po ba? Sinasabi nga ho, sumunod sa protocol. Gamitin ng maayos, pag sinabi ng maayos, ng nasa lugar ang face mask. Ito pong face mask, tela yan na kung saan itinatakip muna bago tayo tatakpan ng face shield, yung plastic, di ba? Pero mga kadiskarte, napupunan nyo po ba na pag sinuot nyo yan, dalawa na yan? O kahit na yung isa lang, yung face mask lang. Kasi tinatakpan nga po yung butas ng ilong natin. Na kung saan, dyan po tayo talagang humihinga, no? Pagka nakasarado bibig natin, natural sa ilong ang dating ng mga hangin. Pero pag tinakpan po natin yan, mahirap po talaga huminga. Kaya minsan, pag hindi ako nagmamaneho, nasa bus ako, talagang binababa ko po ng konti, paminsan-minsan yung aking face mask. Kasi minsan, mahirap din huminga pag doble-doble yung suot nyo eh. No po? So, balik po tayo dyan. Sinasabi nga po, ang Ambaker Nilaw, sino po ba si Lau? Si Lau po ay siya po ang... Siya po ang namamahala sa pagbibili ho ng mga mga gamit during the pandemic, no? Subalit sinasabi nga po overpriced at sinasabing bakit nangyari ang ganyan? Sino ang persons behind him? Na kung saan hindi ho niya pwedeng magawa yan kung siya ay nag-iisa, no? Kung siya po ay walang kasama o wala ho siyang katrato ron. Yeah, kaya nga sinasabi ho, ano po ba ang sinasabing bakit niya nagawa na magkaroon ng million of pesos na pagpapataas ng mga ganyang mga bagay na kung saan kung hindi po niya yun, kung hindi po siya walang katwato sa loob na pagnanais na pataasan ng presyo, na wala siyang kaugnay doon sa mga matataas na mga katungkulan, hindi po niya magagawa yun. Eh. Hindi po ba? So, ang ibig sabihin, ay pipigain siya ng Senado para siya ay sumigaw sino ang taong nasa likod ninyon. Sino ang mga taong nasa likod niyan. At questionable ang Pharmaceutical Corporation. Alam po yun. Yan ho yung isa sa mga nagbebenta ng mga medical
kits na kung saan overpricing nga po ang nangyari sa kanila, no? Sabi nga po, yung pagbili ng PSDBM ng 2,000 units ng COVID test kits mula sa Pharmalib Corporation from 344,000 o kabuang 688 million. Ano po ba yun? Dapat ay 240,000 lang per kit. Overpriced po sila ng 208 million. Napakalaki po nun, ano? Questionable ang Pharmalib Pharmaceutical Corporation sapagkat itong corporation po nito ay naging corporation ng sa, noong sila ay nag-apply noong September 2019 at naging incorporation sila, ibig sabihin SEC na po sila, Securities and Exchange Commission, ano, na meron lamang silang paid up capital na 625,000. Subalit, noong 2019, mula sa zero ay dineklara noong 2019, umakyat po ang kanilang assets sa 284.9 million noong 2020. No, 599 lamang noong unang nag-umpisa sila, pero umakyat na sa 284.9 million. Well, dahil nga po sa pandemic, no? Dahil nga po doon sa mga medical kits, mga medical na mga kailangan, mga face mask, mga ganyan, na kung saan sila ang namuno sa pagbibenta, sa pagbili para sa mga taong bayan. Kung atin pong lilimiin mga kadiskarte, di po ba nakakasama ng loob sa gitna ng kahirapan ng buong sambayanan dahil nga dito sa ating kalaban na COVID-19, ang lahat halos ay nawalan ng trabaho, ang lahat halos ay naghirap financially sapagkat economically bagsak po ang ating ekonomiya. Di po ba? Kasi bakit? Sarado po ang mga businesses, nakita nyo yung mga eateries lang eh, na kung saan malakas sanang kita ninyan dahil araw-araw, syempre pupunta tayo sa mga kung saan mumurahing restaurant para doon bumili ng ating tanghalian o agahan o almusal o whatever. At syempre, at the same time, meron tayong time na magpahinga. Pero ngayon, hindi ho natin magawa yun sapagkat puro take out lang, walang dine-in. More than one half of their sales ay wala. Kaya nga po, bagsak lahat. Tapos makikita po natin, malalaman natin, mabibisto natin sa pamamagitan po natin mga magigiting na mambabatas, isisiwalat nila ang nangyayari sa kaperahan ng bansa. Pera po natin yan. Pera po ng bayan yan. Kaya accountable pa talaga sila na sila ay magbigay ng malinis na report na kung saan maiisa-isa nila kung saan nila ginastos yan. Pera po natin yan eh, pera ng bayan yan. Pera po natin mula sa ating pagbabayad ng mga buwis. Di po ba? Nakakasama ho ng loob eh. Hirap na hirap na nga yung bayan natin. Pagkatapos sila, million-billion ang nilalagay nila sa kanilang bulsa. Well, bagamat hindi pa ho yan na masyadong napapatunayan, pero sa mga aligasyong sinasabi po at inihahayag na ating mga mambabatas, mga nag-aral po ng law yan eh, hindi ho sila magbibigay ng ganung mga statement kung hindi sila nakakakita ng kung saan talagang mas malamang na may katotohanan ang mga iimbestigahan nila at iimbestigahan pa. Di po ba? Kaya mga minamahal kong kadiskarte, wag ho tayong tumigil na makinig, na limiin at magsalita kung tayong kailangan magsalita tayo. Dahil ang boses natin, ang boses po ng masa ang mahalaga sa lahat. Sapagkat tayo ang kabuuan ng kanilang tagumpay, ang tagumpay ng bayan. Sila po, pinipili lang natin bilang mga leader. At this time, very soon, malapit na po, pipili tayo ulit, no? At this time, we should be very careful at saka very wise na tayo at wag na natin pong haluan ng kaano pang hong mga kalokohan na kung saan kahit huhirap tayo sa pera ngayon. Alam nyo naman ho, hirap ang mga tao sa pera. Only the rich na sinasabi ay hindi nahihirapan. Tayo pong mga ordinaryong citizen, aminin po natin, nahihirapan tayo, no? Para sa ating pang-araw-araw na existence. Pero ganun pa man, wag ho tayong papadala sa anumang pong mga
ako ano-anong iaalok nila para tayo magbago ng isip sa pagpili again ng bagong ano natin, nag-guide sa ating mga leader na magiging leader natin o whatever, no? Kasi kailangan po talaga natin yan. Ito pong ating bahay ang sinisira nila. Itong bahay natin na Pilipinas na kung saan nag-iisang bahay natin. Wala na pong iba. Kaya pagyamanin natin mga kadiskarte. So, alam niyo po, sa totoo lang, ang nakakalungkot sa ating mga sitwasyon na to ay pag kayo lumabas ng bahay, hanggang ngayon, makakita pa kayo ng talagang larawan ng mga pagdarahop. Ano po yon? Minsan, yung mga tao, mas malamang na wala silang bahay, kaya nandun sila sa kalye. Ano po? Kaya higit po tayong mapalad sapagkat may inuwian pa tayong bahay. Yung mga tao na yan, sa kalye ho natutulog, mga walang sapin sa paa. Pero tingnan nyo, hindi ho sila nagkakasakit. Talagang ang Diyos ho ay marunong sa lahat. At syempre, ang pangunahin nilang pangangailangan, pagkain. No? Yun ho ang mabigat eh. Pagkain man lang, walang mapambili. So, hindi po ba masyadong duhagi na tayo? No? Kaya minsan, pag nakakita po ako ng mga... sapagkat nandito po tayo sa Metro Manila area, wherein marami po rito mga turista, kahit po medyo may pandemya, may nakikita pa rin tayo mga ilan-ilan. Nung minsan, nakita ko, kumukuha pa ng mga larawan sa mga nakabalandrang mga pulubi dyan sa ating paligid. Bagamat ang alam natin ang ating pong mahal na mayor ng Maynila, Mayor Isko Moreno, ay ginagawa niya ang lahat. Pero syempre, hindi po naman niya makakayanan yan lahat kung hindi po tayo makikipagtulungan. Kaya nga po, sinasabi ko, sana po ang ating pong mga pag-iisip, ang ating pong mga pag-uugali ay magbago na kung saan. Hindi po tayo dapat maging makasarili. Kailangan magtanggol po tayo sa isa't isa at kung maaari makatulong tayo sa anumang paraan ay magagawa po natin yon. Hindi lamang po kasi sa pamamalagitan ng pera ang pagtulong, maaaring sa impormasyon, di po ba? Kaya wag po tayong maging madamot sa pagbibigay ng impormasyon, pagbibigay ng tulong sa kung saan hindi nila alam ang dapat gawin, ituro po natin. So lahat po tayo ay magkakaroon ng magiging matagumpay later on kapag ganun o ang magiging kaisipan ng bawat isa. Kasi naalala ko po nung mga several years ago, I used to go to other country, nakikita ko po ang mga Pilipino sa abroad. Hindi ho sila big case. Ibig sabihin, hindi ho sila, wala silang pagmamalasakit sa isa't isa. Bagkos, nagsisiraan pa. Ba't ho ganon? Dapat nga ho, pag nasa ibang bansa ang isang Pilipino, makakita ng kapwa Pilipino, nagtatanggol ho sila sa bawat isa at syempre, nagmamahalan ho sila sapagkat kapwa nila Pilipino. Although, yung iba po, Filipino citizens na. Pero, alam niyo po, kung mag-apply man kayo as a citizenship ng ibang bansa na kung saan ay nandun na kayo, hindi nyo rin po maitatatwa sa inyong puso at damdamin na before ay isa kayong Pilipino. At syempre, yung pagka-Pilipino nyo, nandyan sa inyong pagmumuka, nandyan sa inyong balat, nandyan sa inyong isip, nandyan sa puso nyo. Huwag nyo ikakailayan sapagkat kahit sa pag-iisa nyo, totoo yung sinasabi natin. Pagkat ako, nakalibot din ho ng maraming beses, no? Sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, hindi naman ho sa ano paman, binabahagi ko lang ho sa inyo yung mga experiences natin. Kaya nga ho, nakalulungkot. Kaya nga sabi ko nga doon sa aking anak na kung saan isa na siyang matagumpay na nurse dyan sa Amerika. Sabi ko, anak, ang mga Pilipino ay mahalin mo dyan at never ka na maging kakontra sa kanila. Hindi ko gagawin yan, ma. Mabuti naman. Kasi isa kang professional, dapat makatulong ka, hindi yung ikaw pa yung magpapabagsak sa kanila. Meron po tayong mga kababayan na ganyan eh, na sad to say. Ba't ko po ito sinasabi? Kasi ito po yung tema ng ating pinag-uusapan. Kasi sa maliliit na bagay, pag pinagsama-sama ho yan, malaki yan. Ano pa man po ang isang ugali ng isang Pilipino na hindi na makasarili siya at siya ay sakim, nakaka-apekto po yan sa kanya. Hindi lamang po sa sarili niya, sa kanyang komunidad, sa kanyang mga mahal sa buhay, kundi sa kabuuan sa bayan niya. Pagka puro ganun ho ang ugali natin, talaga ho wala,
hindi huunlad ang Pilipinas, no? So mga kadiskarte ko, ako po bilang inyong kadiskarte at kababayan ay nagsasabi po sa inyo na mahalin natin po ang ating bayan sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa at syempre pagmamalasakit sa ating bayan. So yan po mga kadiskarte, tayo po ay gumawi na ngayon kasi naalala ko po, parati kong pinapaalala sa inyo na ang isa sa magandahong trait ng ating bansa, ng ating mga mamamayan, ay yung bang mapagtingin ng utang na loob. Di po ba ganun tayo? No? Hindi ho natin masyadong makikita yan sa ibang mamamayan sa iba't ibang parte ng mundo. Only the Filipinos are like that. No? Sinasabi nga nila, very loving daw ho ang mga Pilipino. Totoo ho yan. At kung magawa nyo siya ng isang magandang pabor, ay hindi ho niya makakalimutan yon. Ganun yung ating, ganun po ating kultura, hindi po ba? At in any way, gusto po nating makabayad ng utang na loob. Napakagandang traits, di ba, bilang isang Pilipino. Kaya nga sinasabi ko ho, ngayon, gusto ko po kasing, kaya nga sa segment ho natin itong kadiskarte, kung napapansin nyo, ini-air po natin yung mga achievements ng ating dating Pangulong President Ferdinand E. Marcos, na kung saan marami po siyang nagawa, na kung saan na-mention ko na po sa mga several weeks na nating araw-araw nating pagkikita, no? Ang ating pong magiting na President Ferdinand E. Marcos ay napakamarami nang nagawa. At tulad po ng ating mga sinabi, pero ngayon meron po ako isa pang babanggitin na kung saan hindi natin nabanggit ng mga nakaraan. Ang sinasabi ho, bagamat sinasabi ko ho, yung paghihigpit niya sa mga illegal na pagpasok ng mga produktong dayuhan, maganda ho yun sa kanya nag-umpisa sa kanyang regime, no? Pagtulong sa mga magsasaka para maparami ang ani ng bigas. Ano po yun? Kung naalala nyo po yung Miracle Rice, no? Sa kanya pong regime yun. Kung kaya't sa bawat ektarya, napakaraming bigas ang na-doble, ang naaani sapagkat inintroduce nga po niya yung mga ganong mga bagay para sa mga magsasaka. Alam niyo po, tayo po ay agricultural country, no? Dapat po pag yayamanin natin ang ating agrikultura kasi dyan po tayo kumakuha ng pera, dyan tayo kumukuha ng makakain natin. Siyempre, yung ating pong ekonomiya, dyan din nakasalala, hindi po ba? Kung kaya napakagaling po ng ating former President Ferdinand E. Marcos na kung saan nagbigay siya ng mga projects na kung saan yan nga pong pagpapabuti ng ating mga ani. At isa po, nais ko pong banggitin ngayon ang yung pumabang serbisyong pangkalusugan, ginawa rin yung yan sa mga parte ng mga probinsya, no? At ito po ang isa pang hindi natin malilimutan. Sa pagnanais na wakasan ng umiiral na alitan sa pagitan ng mga Muslim, humingi ng tulong si President Marcos sa iba pang Muslim countries. Isang kasunduan na may layuning wakasan ang alitan sa pagitan ng pamahalaan at ng MNILF. At kaya yun nga po ay ito po ay naganap noong December 26, 1970 sa Tripoli, Libya, tinawag na Tripoli Agreement. Alam niyo po, itong Tripoli Agreement na to ay napakaganda ho sa pag-umpisa ng kasi ang mga kamusliman po, ang ating mga brother na Muslim ay medyo may tampo sila sa ating gobyerno ng mga nakaraang panahon sapagkat tila hindi raw sila nabibigyan ng maayos na pagpatnubay ng ating pamahalaan. Pero hindi ho totoo yan, no? Ito nga po sa ilalim ng regime ni President Marcos ay ginawa niya ang magkaroon ng Tripoli Agreement na kung saan para magkaroon ng maayos na pakikipagkaibigan at maayos na pagbibigay ng mga hanapbuhay din sa ating mga brother Muslim. At ngayon po, kung alam niyo po ba na ngayon, marami na pong mga Muslim, ang mga well-educated, pumunta kayo sa PGH, totoo lang. Ang dami mong mga doktor dyan na mga Muslim, sa totoo lang. No? Kasi isang beses, meron akong sinamahan na isang bata dyan na idinulog natin sa sa DSWD para siya po ay mapabigyan ng karampatang medyo mahalang bayad. No? Alam niyo po, pag sinabi yung MRI ka, medyo mabigat 'to 'yon, ano?
Kaya nga sa tulong ng ating gobyerno din ay nababigyan yung batang yan. Kaya malaking tulong ho yan. Kaya naalala ko rin tuloy ang mga ospital na ipinatayo during Marcos regime. Ano po ba yun? Philippine Heart of Asia, di ba? Philippine Lungs, yan, sa kanya rin ho yan. Philippine Kidney, di po ba? PGH, pinaganda po nila yan at pinalakihan pa. At hanggang ngayon ay maayos naman. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang pagbabalik-tanaw natin sa mga nagawa ng ating former President Ferdinand E. Marcos ay hindi rin matatawaran. Kaya ngayon, sinasabi ko po mga kadiskarte, hindi ho tayo pwedeng lumimot sa mga nakaraan. Siyempre, kinakailangan bibigyan din natin sila ng kahalagahan sapagkat sila ay gumawa ng maayos sa ating bayan. So hanggang sa muli mga minamahal kong kadiskarte, pero bago tayo mag-goodbye-goodbye na naman temporarily lang naman yung goodbye natin kasi araw-araw nagkikita ho tayo, hindi po ba? Sapagkat ang inyong kadiskarteng Mel Elizalde ay laging gusto ko kayong makita kasi love ko kayong lahat. So bago ho yan, gusto kong shout out muna ang ating mga kaibigan. Siyempre ang nais ko pong batiin ang aking pong mabait na kaibigan si Bani Zavala. Yan ho, napakahusay na ano ho yan, mekaniko. Pagka medyo may problema yung aking sasakyan, tatawagan ko lang, anak, kung tama yung kotse ko. Talagang wala hong sablay. Kumusta ka na, anak? Thank you very much sa mga tulong mo, ha? At siyempre, I want to say hello to Mr. Dennis Inigo. Magiting na talagang mga ano po ito, mga print writer ho ito, mga print media. Of course, ang ating pong kaibigan si Mr. Sunny Gabot. No, Mr. Sammy Gabot, ma'am. Sir, kailan ba ang punta mo rito sa studio natin? At syempre, si Mr. Freddy Manyalak. At hindi po mawawala ang aking pong anak-anaka na magaling din, si Joe Pats. Kumusta ka na, anak? Pasensya na hindi tayo nagkakatawagan kasi busy ang tita mo. At si, syempre, I want to greet also Mr. Si Papa Ray Domingo na kung saan ngayon po ay nagpapagaling siya dahil medyo nagkasakit yung ating reporter at saka broadcaster dun ho natin ito. Papa Ray Domingo, please get well soon po. Ha? At si Miss Pia Kaiser, ang maganda, pinakamaganda dyan sa Marikina. At ang kanyang mami, si Tita Mercy. And of course, our friend Mr. Norman Clemente from Davao. Kumusta kayo, sir? No? And my best friend, Miss Lynn Soreda. And kumusta naman si Chat? And of course, our friend who will be going back to States pag medyo wala ng pandemya, si Mr. Tom Molina. And our friend, Bobby Enciso. Oh, kumusta na? Hindi ka na bumalik, ha? Ngayon, nais ko po rin batiin yung si Miss Estrellita Nieto and Miss Maria Paulino Nieto. And of course, our big-time friend, Miss Ining Cruz. Kumusta kayo, ma'am? And of course, I want to say hello to my inaanak, Lou Diala and Melchor Diala. And my former classmate who is now based in Toronto, Canada, Miss Thea Angeles Rodriguez and her husband, Moy. Kumusta na? Nakita ko yung mga inano mo sa Facebook, yung mga litrato natin sa high school, ano? Meron din akong may mga kopya ako niyan, so... Thank you very much sa inyo pong lahat, mga kadiskarte ko. Don't forget to like us and share us our YouTube channel and Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. And so, of course, sabi ko po sa inyo, ang inyong kadiskarte laging nagpapaalala sa inyo na I love you all. Bye-bye.